taon na naghahabol para makaboto sa mga probinsya dumagsa sa mga bus terminal. Pero biyahe ng mga pampasaherong bus fully booked na. Si Mian Corbera sa detalye. Tatlong araw nang nag-aabang sa Filtranco Bus sa Pasay City si PB. Nagbabaka sakali siyang makabili ng tiket para makauwi sa Butuan sa Mindanao para makaboto sa eleksyon sa Lunes. April pa raw nag-abang na siya ng mabibiling tiket pero fully booked na noon pang Marso. Dito lang po talaga ako natutulog. Naghintay lang po na may bus na pwede namin masakyan kahit na wala kaming tiket. Boboto rin sa Katarman Northern Summer si Mang Melvin pero hanggang ngayon wala pang tsansa kung makakasakay ng bus. Nagpalipat-lipat raw siya ng terminal pero wala ring available na ticket. Sa Lunes. Habol ako sa Lunes. Nagbakasakala lang ako umuwi. Baka may masakyan pa. Galing naman ang Pampanga si Nanay Zenaida at Neni pero hanggang ngayon wala pa ring tsansang makakauwi sa Bulusan. Sinubukan na raw nilang bumili ng tiket sa Araneta Bus Terminal pero fully booked kaya nagbakasakali sa Pasay. Last trip na daw yung nandun. Last trip na daw yung aircon na nandun. Last trip na, wala na raw. Wala naman kami makausap na tauhan nila. Wala na. Nagahanap pa pala naman ng tauhan nila para makausap mo. O kung meron pa, malay mo, meron pa pala mamaya. Apat ang bus terminal sa Pasay kabilang na ang Filtranco at DLTB pero halos lahat wala nang maibentang tiket. Ayon sa dispatcher na si Ferdinand Gallardo, mas marami pa ang pasahero na dumagsa ngayon kung ikukumpara sa nakalipas na Holy Week. Talaga, dagsaan po, ang daming pasahero. Tapos yung mga bagahe pa. Nakakapahirap po kasi dito yung mga bagahe ng pasahero. Kasi ang daming bagahe. Pero kung siguro mga pasahero ay mga hand carry lang ang dala, mas mapaganda po ang ano. Wala na anya silang maibentang ticket at first time, first serve basis na lamang ang kanilang maaaring i-entertain sakaling may available na mga bus. Maghihintay po sila ang susunod na bus. Kaya ng mga bus namin, karamihan nasa probinsya pa Manila ngayon. May mga dating dyan, mga madaling araw o ating gabi. Kaya yung mga pasahero, kung makakapagsaga po maghihintay, makakasakay sila. Ayon sa pamunuan ng Filtranco, sinisikap naman nilang i-accommodate ang mga pasahero na nais na umuwi ng probinsya para magawa ang kanilang karapatan sa pagboto. Pero hindi anya maaaring mag-overload at pasakayin ang mga ito sa bus kahit walang advance booking dahil maaaring magdulot pa ito ng anumang aksidente. Punuan na tayo. Ina-accommodate naman natin may isa kayong pasahero pero seating capacity lang. So ngayon, hindi naman natin magpigilan yung mga pasahero kasi butuhan. Yung iba dyan, hindi namin pinapayagan tumayo. Sa ngayon, wala na anya silang maibigay na tiket kaya pakiusap nila sa mga pasahero, huwag nang magbakasakali para hindi mahirapang pumila at mag-antay sa mga terminal. Wala na po talagang may isyong tiket sa kanila ngayon. O kaya, yun, nagtsatsaga sila na babakasakali mga sakay. Kasi alam naman natin na hindi natin pwedeng paalisin yung bus na overload at violation yun. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, IM1 with 25.